Bago nga ang napakalupit at clutch performance ni Stephen Curry laban nga sa Milwaukee Bucks, ay meron muna siyang kasalanan mga idol dito nga sisa sa kanilang mga ball boy. Pero bago natin yan pag-usapan mga idol ay ito muna nga ang kayabangan na naman ni Dillon Brooks. Well, nang matanong kasi siya mga idol about sa pagkawala ni Luka Doncic at ngayong si Kyrie Irving lang ang kanilang makakaharap na eventually hindi rin naglaro si Kyrie. Pero sinabi nga ni Dillon Brooks, "Now I can get him by myself today." Gusto niya nga daw makita kung ano ba talaga itong si Kyrie Irving. Meron nga daw kasing mga nasabi sa kanya itong si Kyrie nung nasa Brooklyn pa siya. Siguro tinlash talk siya neto ni Irving mga idol. Kaya nga daw he cannot wait to pick him up full every time and see him get exhausted. And of course mga idol, halos pare-pares lang ng reaksyon ng maraming NBA fans dito nga sa pahayag at pagyayabang ni Brooks. Ano nga na naman ba daw ang iyong na-take? Ano daw ang iyong na-ino mga idol at eto na naman, nagyayabang na naman. Akala mo nga daw mga idol kung sinong superstar sa NBA kung makapagsalita itong si Dillon Brooks. Samantalang role player lang siya ng team ng Memphis Grizzlies. At ang kanyang tinatrash talk at ang kanyang binabantaan nga daw mga idol ay isang superstar na si Kyrie Irving. Hindi niya ba nga daw alam kung anong kapasidad at anong kayang gawin ni Kyrie? At kung makapagsalita nga daw itong si Brooks mga idol ay parang ka-level niya itong si Irving. Yan nga mga idol ang halos lahat ng bawi at ang mga reply nito mga NBA fans dito sa payag ni Dillon Brooks na talagang parang pagbabanta nga dito nga kay Kyrie Irving. Pero eventually hindi nga rin nakalaro si Kyrie Irving mga idol lang dahil din sa kanyang injuries. Anyways mga idol, ngayon ay pag-usapan nga natin ang grabing performance ni Stephen Curry laban nga sa team ng Milwaukee Bucks na ngayon ay number 1 nga sa buong NBA. Well, wala si Giannis mga idol pero grabe pa rin naman ang pinakita netong team ng Milwaukee. Kala nga natin ay mananalo na sila sa 4th quarter nang dahil lamang nga sila ng 8 with 2 minutes left. Pero nang dahil nga sa heroics niya ito ni Stephen Curry mga idol, nagluto nga mga idol si Chef Curry at the end, nanalo pa sila after ng unang overtime. Si Steph mga idol nagtapos nga ng laban with a total of 36 points, 6 rebounds, 4 assists, 2 steals at 1 block while shooting 48% sa field at 40% sa mga 3 pointers niya. Masasabi nga natin talaga na si Stephen Curry ang dahilan kung bakit nanalo ang Warriors nang dahil sa 4th quarter mga idol ay tinay niya ang laban with just seconds left to 1-11 na nagresulta nga sa overtime tapos game-saving block pa nga dito kay Jrue Holiday. So we can definitely credit itong ang panalo ng Warriors dito sa kanilang superstar na si Stephen Curry. Anyways mga idol, alam nyo ba bago nga ang napakalupit clutch na performance ni Stephen Curry ngayong araw ay sa kanilang practice mga idol sa kanilang pre-game warm-up, pre-game routine ay itong si Stephen Curry ay may naaksidente ngang ball boy. Mukha nga kasi dito na may bago nga sinusubukan itong si Stephen Curry mga idol, hindi lang basta tunnel shot kundi tunnel shot from the other side. At kitang-kita nga natin dito kung gano'ng nga kalayo itong si Stephen Curry mula sa ring na kanya nga gustong shootan. Pero mga idol, epic fail ang nangyari dahil hindi rin ang tinamaan ng bola kung hindi muka ng isang ang ball boy. Well, I think mga idol, kung naglalaro kayo ng basketball, alam nyong masakit kahit malapit lang yan at binato ka nga sa mukha mga idol ng bola. Paano pa kaya kung from the other side sa tunnel? Grabing puwersa nga mga idol ang sasapul sa iyong mukha. Yan naman itong ball boy mga idol. Hindi ko alam kung maayos ba ito pero matagal nga siya nakahawak sa kanyang mukha. For sure, napakasakit nga niyan.